kanta magigay para sa parating lalaban, oh. Piriko, pano, bang pangles, bitch, tige, saan bang pangag, magawa, puno, pulok, reka, kala. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ang tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gato Serizal na nagbigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Ang wika ng isang bansa ay masasabing siyang kaluluwa na nagbibigay buhay dito. Ito ang nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang bawat tao. Higit sa lahat, nagsisilbi ito bilang ating pagkakakilanlan. Dahil dito ay nakikita ang iba't ibang impluwensya sa bansa na siyang nakapagbabago at tumuhulma sa pagkatao ng mga mamamayan. Sa makatuwid, ang wika ay batayan ng natatanging kultura ng isang bansa. Kaya't sa bidyong ito, ating alamin ang kasaysayan at diwa ng buwan ng wika. Ginugunita ng Pilipinas ang buwan ng wika tuwing buwan ng Agosto. Puno ng iba't ibang aktibidad ang buwang ito bilang pagsaludo sa wikang Filipino at sa pagmamahal sa bansa. Kaakibat ng pagdiriwang na ito, ang pagbaliktanaw sa kasaysayan ng pambansang wika at ang mga hakbang upang itaguyod at paunlarin ito. Ang pagbuo ng isang pambansang wika upang mapagkaisa ang buong bansa ay mitiing nagsimula pa noong 1935 sa panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sa konstitusyong noong taong yon, iniata sa Kongreso ang magpaunlad at magpatibay ng pangkalahatang pambansang wika na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Napili ang Tagalog bilang batayan. Kalaunan na iproklama ang wikang pambansang Pilipino sa pamamagitan ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagkabisa noong 1946. Noong 1959 lamang ito opisyal na tinawag na Pilipino. Upang maisaalang-alang ang iba pang mga katutubong wika, ang wikang pambansa ay pinaunlad muli simula noong 1973 at ito ay makikilala bilang wikang Filipino. Opisyal na diniklara ang Filipino at Ingles bilang wikang pambansa sa saligang batas ng 1987. Si Pangulong Sergio Osmeña ang unang nagdeklara ng pagdiriwang ng linggo ng wika mula 1946 hanggang 1954. Ito ay ginugunita mula March 27 hanggang April 2, alinsunod sa proklamasyon bilang number 35. Pinili ang April 2 dahil ito ang kaarawan ng kilalang Tagalog na manunulat na si Francisco Balagtas. Ito ay inusog sa March 29 hanggang April 4 ni Pangulong Ramon Magsaysay noong 1954. Sa sumunod na taon, noong 1955, inilipat ni Pangulong Magsaysay ang selebrasyon sa August 13 hanggang August 19 sa pamamagitan ng Proclamation No. 186. Bakit Agosto? Ayon kay Pangulong Magsaysay, ang orihinal na linggo ng wika ay nagaganap tuwing bakasyon ng mga mag-aaral. Kaya hindi na isasama ang mga paaralan sa pagdiriwang nito. Samantala, ang huling araw naman ay gugunitain sa kaarawan ni Pangulong Quezon, ang itinuturing na ama ng wikang pambansa. Noong 1988, pinirmahan ni Pangulong Corazon Aquino ang proklamasyon bilang 19 na nagpapatibay ng selebrasyon ng linggo ng wika tuwing August 13 hanggang August 19. Makalipas ang halos isang dekada noong 1997, sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, idiniklara ni Pangulong Fidel Ramos na ang selebrasyon ng wikang Filipino ay magaganap sa buong buwan ng Agosto. Kaya tinawag na itong buwan ng wika at hindi na linggo ng wika. Bilang wikang pambansa ng ating bansa, ang pagbabagong ito ay nakasandig sa tatlong kahalagahan na pinagsisikapan ng Komisyon ng Wikang Filipino na naatasan bilang punong abala sa pagdiriwang ng buwan ng wika na maipalaganap sa buong bansa ang Pilipino bilang wika ng kaisahan, kaunlaran at katarungan. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content,
bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!